Kahapon, day 87, napansin natin na merong mga insektong ganito. Ang tawag po sa amin ito ay tiyangaw. Sa English daw, ang tawag dito ay stinky bugs. Dahil mabaho ito eh. Ngayong araw, tinawag natin yung ating rice consultant, si Ontoy Fabila, upang ipaliwanag kung ano ang damage na ginagawa ng stinky bugs o tiyangaw sa palayan. Ontoy, ano ang posibleng resulta sa tiyangaw? Ang una, no, ang technical nga damage ng tiyangaw, no, or stinky bug, but commonly sa family niya, these are rice bugs, no? Damo ni sila, no? Naglupad na. Well, ang una niya attack yun, ang panikil, no? Sa atong pala, itong mga panikil niya, this one, lingkuran nila na, they will stay here, mga pila ka adlaw, pila ka oras. Then, dra na sila mag-sup-sup and sip-sip. Sip-sip and... nung parang gatas ng palay. And then, they will also release some toxic materials kung sa atin pa madumi nila. And that will cause damage also sa panikel, no? At early stage. So ano ang gagawin ni farmer kapag... ang common practice ng farmers naton among aton nga paglibot-libot, very simple lang, no? Meron tayong indigenous practices dito. Ang ginagawa ng ibang farmers, magtipon sila ng mga snails, ng kuhol. Basagi nila yan. And patay then, na palaka. Patay na palaka. Then i-gather nila dyan. Then lagay sa isang net, ihang. So that pag mga amoy na po yan, dyan na lahat sila iipon, yung tiyangaw, no? So ang tiyangaw na-attract sa mababaho. No? Tayo, hindi tayo gusto sa baho, pero ang tiyangaw loves the stinky smell, no? Ang siling nila. So dito na sila magtipon. By the day nga nakita nyo, the next day, nga nandun na sila lahat kumakapit, kumuha kayong silupin, lagay mo yung silupin, taktakin nyo, pag nahulog yon then ipunin nyo. Then burn it para hindi na sila dumami. So yun yung indigenous saka environment friendly na practices, no? Okay. Halimbawa ako si farmer, tamad ako sa ganyan. Ano ang mga chemical remedies? Well, there are lots of chemicals na you could spray among others, no? Basta contact or may maamoy sila na hindi nagugustuhan, they basically repel sa area, no? Or mamamatay. Like what? Malatayon? Pwede man malatayon, pwede wild kid. What's wild kid? Anong wild kid? Wild kid na pang spray, no? I forgot the ingredients, no? Pero wild kid is a brand, no? Pwede nyo hanapin yan, no? Pwede din Solomon, whatever. Basta commonly good for bugs, no? Pero bugs, basta may babaho and hindi nila nagustuhan, they repel, no? Among others. Wala sila pa malagyo gina. Pero ang monitoring sang bugs, secretary, dapat at the early stage, kasi ito nagsaswarm din eh, dumadami rin ng sobra eh. Mm-hmm. So they are considered to be unstoppable din sa panahon nila. Ano ang acceptable population per square meter ng palay? So, kung sa per square meter, kung meron ka makikita ang mga lima or tatlo, basically kung i-isa mo yan, hindi pa delikado yan. Pero kung lumagpas na mga sampu yan, in per square meter sila na nagtambak-tambak na among others and the rest of the disease, pest, may kwa na yan, may danger na po ang inyong palayan. So the decision making either to apply the last recourse ng pesticide will be necessary at that time. Si Dan Bolos, isa sa mga outstanding rice farmers, hindi gumagamit ng pesticides. Ang ginagamit niya, fish amino acid. Yes, ano ang effect niya? Fish amino acid, last week you're talking to me like that, na may fish amino ka. Dami rin nagsasabi sa akin from Luzon na mga grupo namin sa usapang palayan na group chat namin na maganda yung fish amino, which everybody agrees. So kung gagamitin mong fish amino at this stage, maganda yan, parang foliar lang siya at repellent among others sa iyang mga diseases. And also, as I mentioned well ago sa iyo, yung sa friend mo si Attorney Acuña, the amo, is already been tested among others. So, you could set a standard na hindi ka gumamit ng pesticide with the preparation. Maybe you use, ang ako lang is, ang fertilization is very important. Huwag na natin bawasan masyado kasi kung mag-deplete na yung palayan, ang area natin, lupa, mahirap din recover. But you could use, among others, zero pesticide management kung gusto mo at the rate sa imong management. Mm-hmm. So, among in-mention natin, yung peace amino muna, alam mo nga, pumagumawa ng formula secretary, that is a good simple idea. Lang naman, nasabi ni Dan Bolos.
I think we could, one is to one. Isang kilong molasses, isang kilong balat ng isda, bulok na isda, and so on and so forth. You mix that. And then you mix it for 30 days. Oh, and ferment. And then ferment mo, and then ang mixing daw is isang lata ng sardinas ng fish amino acid sa isang sprayer. Ikuan lang natin yung ano yan, pag na-ferment na strain lang natin. Strain. And then ang kanyang spraying every 5 days yata. Well, that's the thing for kuan sa mga foliar fertilizer. Every 5 days or 10 days you could spray it. Okay. Yan problema. So far ang nakikita mo, ano pang problema natin? No, with the result, no? In fact, Thursday lang ako nakita ko yung 87 days mo na post 88 ito. This morning, nintanaw ko talaga. Kaya maaga ako nagpunta dahil gusto ko makita. It's really now on its mga, kung na to, mga 20 to 25% now. Panicle heading ang ating TH2. Okay, so ilang araw pa tayo mag-aantay? 15 days. This will be already kumplito na yung 100%. 100%. Okay, so, and then after that, another 15 days, we will be able to harvest. Harvest na tayo. Wow, okay. So far, so good. Ang lesson po natin ngayong araw, mga kaibigan, paano po i-control yung tiyangaw or stinky bugs. Yun po yung mabaho na sinisipsip yung gatas ng mga batang butil. No? At makikita nyo, mayroong brown dyan. Yan po yung epekto nyan. And ang sabi ni Ontoy, kung mga 3 o 5 lang sila in 1 square meter, acceptable pa yan. Beyond that, you have to come up with remedies. At ang isang natural remedy na naimbento ng ating mga magsasaka is yung patay na palaka, Hawaiian frog, anything stinky, no, mabaho, sapagkat yun ang mag-attack sa kanila, doon sila pupunta. And then pagkatapos, pag nag-gather sila doon, eh pwede nyong balutin ng cellophane and then pwedeng sunugin. Yes. So that's one of the remedies. Ngayon, pag tamad ka, gusto mo madalian, pwede ka naman mag-spray ng chemicals, no? One of which is malatayon, and then yung isa wild kid, hindi ba wild girl, wild kid lang, okay, wild kid as a brand, no? Yun yung para sa tiyangaw or stinky bugs. Another lesson learned in our demonstration farm for upland hybrid rice.